Malaking problema talaga ng maraming estudyante ang internet connection. Kaya ang isang guro sa Pasig, hindi nagatubiling ibahagi ang kanyang wifi. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Apat na dekada nang nagtuturo sa elementarya ang 61 years old na si Teacher Reynaldo Valverde. Ngayong taon sana ang kanyang retirement, pero naudlot dahil nagkaroon ng pandemya. Ngayon, kailangan niyang magturo online. Mabilis naman siyang nakapagpakabit ng internet. Yun nga lang, nahirapan daw siyang makasabay sa mga bagong requirement ng kanyang trabaho. Lalo't hindi naman siya techie. Talagang na-stress ako. Tatlong linggo ako nagkasakit. Kasi hindi ko po kasi malaman ko kung paano ang gagawin ko sa online. Kasi sa edad kong 61, wala akong kaalaman sa larangan ng pag-o-online. Ngayon, unti-unti nang nakaka-adjust si Sir at ganado nang magturo. Kaso, ilan sa kanyang mga estudyante, wala namang internet. Ang solusyon ni Sir, i-share ang kanyang wifi. Ang katwiran ko po, magbabayad din naman ako ng monthly. Bakit hindi ko ibahagi sa mga batang mag-aaral na talagang gustong-gustong mag-aral? Ang bahay ni Sir Reynaldo, naging instant classroom para sa mga estudyante niyang walang wifi. Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang tanghali. Wala naman daw dapat ipangamba dahil mayroong social distancing. Mga 6, o pwede, o mga 10, basta't kailangan di lang sila magsasabay-sabay. Ingat na ingat din kami. At sa katunayan, kasama rin yung kanilang mga magulang. Hinahatid at inihintay nila dito sa bahay ko. Isa ang anak ni Josephine sa mga maswerteng estudyante na nakakalibre ng wifi araw-araw. Sa sobrang pagtanaw ng utang na loob, tumutulong siya sa gawaing bahay ng senior citizen ng teacher. Kwento ni Aling Josephine, wala siyang kakayanang magpakabit ng internet o magpa-load para sa online class ng kanyang anak, lalo't kamamatay lang ng kanyang bunso at biyanan. Naubos po yung ipon namin dahil dalawa po yung namatay sa pamilya namin. May mga bills pong dapat bayaran. Kaya sabi ko dito sa panganay ko, magtiis-tiis muna tayo. Malaking tulong din si Sir Reynaldo kay Abelardo na nangangarap daw guminhawa ang buhay at maging engineer balang araw. Gusto ko po kasing pagpatuloy yung pag-aaral ko para lang sa pamilya po. Maraming hamon ang kaakibat ngayon ng new normal, pero salamat na lamang at may mga tulad ni Teacher Reynaldo na marunong magmalasakit sa kanyang kapwa. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5.